Ipapakita ko sa inyo ngayon sa video ito kung paano gumawa o mag-design ng pader. Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. At dito sa video natin ito, pag-uusapan natin at ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa, kung ano yung mga dapat gawin at ano yung mga materyales para makagawa ng design doon sa sarili ninyong pader na kayo mismo ang gagawa, na hindi na natin kailangan pang magpagawa sa iba dahil napakadali lang nito. So hindi natin patatagalin pa itong intro sa video natin. At sasabihin ko na sa inyo, umpisahan na natin. Ano nga ba ang mga kailangan para magsimula? Una, kakailanganin natin ng mga materyales. Ano nga ba ang mga materyales na kakailanganin natin? Narito ang semento at buhangin. Ang buhangin na tinutukoy ko dito, mga boss, para sa mga beginners ay fine sand or naag-ag na buhangin. So, yan ang kailangan natin. Yan yung buhangin na inihiwalay yung mga bato. So, kailangan natin yon. Pangatlo, tubig. Ang tatlong yan, ang pangunahing gagamitin natin para simulan yung design natin. Unang kailangan gawin, ipag-mix po ninyo yung tatlong yon. Tatlong nabanggit kong mga materyales. Ano ang mix ratio? Ang mix ratio na tinutukoy ko dito, mga boss, ay dami ng sukat doon sa semento at sa buhangin. Sa tubig, hindi ko makapagbigay ng dami kasi depende po yan sa uri ng buhangin na gagamitin ninyo at kalagayan ng buhangin na gagamitin ninyo. Ang mix ratio natin is 1:3. Ang ibig kong sabihin doon, para sa hindi pa po nakakaalam, ay isang sakong semento ang katumbas noon, tatlong sako ng semento na puno ng naag-ag na buhangin. Kung wala naman kayong sako ng semento na paglalagyan ng buhangin ninyo, okay na yung malaking timba. Halimbawa, yung pang-abono o mga iba pang timba na malaki. Okay, para masapatan yung dami nun. Tapos, yung tubig naman, may mga buhangin kasi na basa, may ibang buhangin naman na hindi gaano sumisipsip ng tubig. Kaya, ang advice ko na lang po, tatansyahin nyo na lang po dun sa malapot na timpla. Okay? Hindi po basa, hindi po tuyo. Malapot na timpla. Sunod na materyales na kakailanganin ninyo, gagamit po kayo ng pintura. Okay? Yung pintura natin ang isa sa pinakamahalaga dito sa design natin. Sa design natin ito, pintura ang magbibigay ng kulay sa atin at magbibigay ng details. Kaya sa pintura, itong mga kakailanganin ninyo, ano, ng mga kulay. Kailangan nyo po ng green, yellow, at yellow-green. Pero para makatipid kayo, bumili na lang kayo ng yellow at green. Mix nyo na lang yung dalawang yun para magkaroon kayo ng yellow-green. O di hindi na kayo bibili ng yellow-green, ano? Dalawa na lang yun. Tapos, kakailanganin nyo ng black. Kaunting-kaunting na black. Ano? Paglalagay lang natin yun ng shadow. Yun lang yun. Tapos, brown. Okay din yun. Brown, kaunting-kaunti lang din yun. Pagkatapos, white. Yun lang po yung mga kulay ng pintura na kakailanganin natin. So, i-prepare nyo po yan kung gusto nyo pong sabayan itong gagawin natin. Okay? Ito yung mga kagamitan para simulan. Kakailanganin nyo po ng kutsara ng semento, trowel, at rodela, rodelang kahoy. Tapos, kailangan nyo din po ng roller brush o kaya naman brush. Mas okay kung meron kayong spray gun. Mas mabilis kasing gawin yun. Mas mabilis gamitin. At mas mabilis ang trabaho kung meron kayo nun. Okay, mga boss, pasensya na po kayo sa naririnig nyo sa paligid natin. Marami pong manok dito sa lugar namin, probinsya. Alam mo yung probinsya natin. Maraming mga alagang mga manok. Shoutout din sa may mga alagang manok dyan. Una kong ginawa dito, makapansin nyo dyan na pinalitadahan ko muna yung pader. So, papakita ko sa inyo, ang tawag po dyan sa palitadang ginagawa natin ay kuskus pahid. Kung narinig nyo na yan dati, siguro nagtataka kayo kung paano ginagawa ang kuskus pahid. At ano ang pagkakaiba nito sa mga normal na palitada. Ang kuskus pahid, mga boss, ginagawa yan ng mga mason. O kahit hindi mason, kahit kayo, pwede nyo gawin. Ang kuskus pahid po ay tumutukoy yon sa napakanipis na pagpahid doon sa pader po ninyo. Unang pahid lang po, okay na yon. Pero, okay gamitin yon na technique kung yung pader po ninyo ay tuwid. So, kung sakaling yung pader ninyo, medyo alanganin kayo na wala sa alignment, medyo mahirapan kayo sa pagkuskus pahid. Kasi, kung ano na yung line ng pader na yon, mananatiling ganun na yon kung kuskus pahid ang gagawin nyo. Kung hindi kayo mag-layout. So, kung gusto nyo na ma-tuwid yung pader ninyo, kung hindi tuwid, i-layout nyo na lang, mas okay. Pero kung panatag naman kayo na straight lang naman yon, kuskus pahid is okay. Para makatipid kayo ng semento at mas mabilis gawin. So, ang ginawa ko dito, isa hanggang dalawang pahid at mabilis din gawin. So, okay to. So, makikita nyo dito, naglagay muna ako ng mga semento. Tapos, saka ako inihuhulma. So, yung design natin ngayon, kawayan. Bamboo. So, makikita nyo na rin dito kung paano ko ginagawa at isinishape yung bamboo. Kung gusto nyo baguhin yung position ng bamboo natin dito, wala rin problema. Ang una kong ginawa dito, pahiga na bamboo. Tapos, mula dun sa pahigang bamboo, meron tayong bato. At yung bato na yon tatlo nakapatong yon. Unang bato is yung pinakamalaki.
Pangalawa, yung sunod na malaki. Tapos ang pangatlo is yung pinakamaliit. Para maging mas totoong parang bato ito na nakapatong doon sa kawayan na design natin. Ang kailangan nyo pong gawin ay gawin siyang realistic. Ang tinutukoy ko dito mga boss is yung paghulma. So siguraduhin pong bilog yon. Tapos yung pagpatong nun, gawin ninyong parang totoo. Kinakat ko dito mga boss yung bandang silong nito na para bang nakapatong talaga. Kailangan nyo lang po ng patience. At hindi ito basta-basta mabilis ang nagagawa, no? Naabot din tayo ng mga ilang oras para mahulma natin ng maganda. So kung magagawa kayo nito, hindi po ito mabilis ang trabaho. Kailangan po ng pasensya, pero sulit na sulit naman. Okay, sa kawayan naman tayo. Once na yung kawayan natin ay okay na na pa-ihulma. Kasi kapag basa yan, hindi natin maihuhulma yan, no? Lalagyan natin siya ng parang buko ng kawayan. Okay, iwan ko kung anong lingwahe yon, kasi nag-comment yung mga boss natin doon sa dating video ko. Gumawa kasi ako ng bintana na ang design ay kawayan. At nag-comment sila sa kanila buko ng kawayan. Dito sa amin, sa Pangasinan, tinatawag namin yung pungat na kawayan. Okay, pungat na kawayan. Comment na rin mga boss kung ano yung tawag dyan sa inyo, kasi iba-iba yung tawag natin eh. So dun nga ho, sa buko ng kawayan o pungat ng kawayan, bubuin natin yan. At nakikita ninyo, nilalagyan ko ng semento. Tapos saka ko parang tinatadtad para magmukha siyang parang totoong buko siya ng kawayan. Tapos yung bilog naman is yun yung parang pinagputulan ng sanga nito. So kung meron kayong naiisip na idea pa kung ano yung tsura niya, kung ano yung mas okay para sa inyo na buko ng kawayan, is gawin ninyo, walang problema dyan, ano. Ganun lang, gagawin ko, lalagyan ko lahat ng buko ng kawayan. Pagkatapos, gumagamit ako ng brush dito mga boss. Ito yung purpose ng brush natin. Hindi lang sa pintura, ginagamit din ito para linisin yung ating dinidesignan, ano, para maging malinis, maging maayos kahit rough siya, maayos pa rin tignan. Naglagay din pala ako dito mga ka-ideas ng bulaklak. Naghulma rin tayo ng bulaklak dito. Yan, tapos mayroon pang karagdagang mga bato na nakahiga doon sa kawayan natin. Okay, dako naman tayo dun sa isa, sa gilid nito. Naggawa din ako dito mga ka-ideas ng kawayan pa, pero maliliit na siya ngayon. Kung ano yung proseso na ginawa nyo dun sa pahiga, pareho lang din dun sa maliliit. Kaso lang, kailangan nyo lang ding pagtyagaan kasi maliit, okay? Medyo mahirap din siyang ihulma kapag maliit. Tapos, naglagay din ako dito mga boss ng dahon ng kawayan na gawa sa semento. Gumagamit ako ng maliit na kutsara, ito yung palette. Palette para dun sa painting, okay? Oil painting. Pero minsan, useful din ito sa construction. Pinagamit ko rin ito sa construction, lalo na dun sa mga maliliit na details kasi mas madaling gamitin yan. Ngayon, dako naman tayo ngayon sa pagpipintura. Papaano natin pagagandahin yung design na ito? Okay, before tayo magpintura, paalala lang mga boss, kailangan nyo po itong patayuin. Hindi po pwedeng pagkatapos yung i-design, i-pintura agad. Hindi pwede yun mga boss, ano? Kailangan muna natin patayuin. Para mas mapabilis, gagamit tayo ng concrete neutralizer. Yan na yung purpose ng concrete neutralizer. Para mapabilis po yung proseso sa pagpipintura. Popersahin kasi nito na ilabas yung moist dun sa semento natin. Pahidan muna natin. Pwede kayong gumamit ng roller brush, brush or spray gun. Shoutout po sa may-ari ng manok dito na tumitilaok ngayon. Good. Pagkatapos yung i-apply yung concrete neutralizer ninyo, kailangan po ninyong patuyuin yung concrete neutralizer bago po kayo magpintura. So hindi ibig sabihin nalagyan nyo na okay na agad yun. Kailangan nyo munang mag-antay din. Dapat matuto tayong mag-antay. Ganyan talaga ang buhay. Pagkatapos, magtuyo na, ready to paint na tayo. Ngayon, para maging matibay, tumagal, at mas maging makapit itong pintura ninyo, gamit kayo ng primer. At ang primer na to, flat latex white. So, papahidan muna natin ng flat latex white. Oh, boss, bakit? Pwede namang green na kaagad para ma-designan kaagad natin. Okay din yan, pero itulad nga sinabi ko, mas magkakaroon ng kapit yung pintura nyo. At hindi basta-basta kukupas to. Kasi, meron kayong pinagkakapitan. At ito yung flat latex white. Ipapahid natin to. Gamit kayo ng roller brush or brush. At tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo mas maging mabilis, portable spray gun, yan yung ginagamit ko ngayon. Kaya bumili ako nito para mapabilis ko yung proseso ng pagtrabaho ko dito. Siyempre, para maipakita ko rin sa inyo na okay din itong gamitin.
So, i-spray muna natin sa buong pader natin, itong flat latex white natin. Okay, after natin ipahid at napatuyo yung flat latex natin, katapos, isusunod natin yung kulay green na pintura natin. So, ipapahid natin yun sa bandang taas. Unahin natin yung taas, tapos unti-unti pababa tayo. Una kong in-apply is yung green na pintura natin. Gumamit ako ng spray gun. At mapapansin ninyo, ibiniblend ko po yung white at yung green. Tapos, nagtimpla tayo ng yellow-green. Pwede nyo pagsamahin yung green at yellow ninyo, o kaya naman bumili kayo ng yellow-green. Ginawa ko dito, i-blend ko ulit dito sa green, yellow-green at white. So, mapapansin ninyo na meron na siyang kombinasyon ng kulay. Importante yan sa first step ng kulay natin. Sunod naman, yung kawayan natin na nakahiga, pinahidan muna natin ng green. Green muna lahat. Tapos saka tayo gumamit ng brush para maglagay ng details. Sa paglalagay naman ng details, yung green, hinahaluan natin ng yellow-green para mas magkaroon siya ng parang totoong kulay ng kawayan. Kung papansinin nyo yung kawayan, iba't ibang uri ng kulay yon ng green. Ano? Pero yung kawayan natin, kombinasyon siya ng dark green at yellow-green. Ginawa ko yon sa buong paligid ng kawayan natin. Isinunod ko naman na yung sa taas na kawayan natin, yung mga maliliit. Kung ano yung proseso, anong kulay ginamit ko dito sa baba. Parehong-pareho lang din doon. So, ganun kadali ang pagpipintura ng kawayan. Handa ko na tayo doon sa pinakababa. Ito yung tubig natin. Oo mga boss, may tubig to. Sa baba ng kawayan, maglalagay tayo ng parang tubig. So, paano magmumukhang parang may tubig doon? Maglalagay tayo ng shadow o reflection. Yun na lang, reflection ng kawayan natin. So, doon pumapasok yung paggamit ng kulay black. Una, ang ginawa ko dito, black, tapos dark green, dalawang ginamit ko. Kaya medyo dark yung makikita nyo dyan sa video. Sunod naman, nilagay ko na yung yellow green at yung white na reflection din dun sa taas natin. Pagkatapos, nilagyan ko ng dagdag white para magmukhang lumiliwanag dun sa sikat ng araw yung tubig natin. Tapos, dako naman tayo dun sa mga bato na ginawa natin kanina at dun sa bulaklak. Ganito ang ginawa ko. Naglagay ako ng black. Pinalibutan ko ng black ang lahat ng mga bato. Hinihuli ko muna yung ating bulaklak para hindi marumihan dun sa black. So, antayin ko munang mapatuyo yung black natin na madesignan bago natin lagyan ng kulay yung bulaklak natin. Pagkatapos kong lagyan ng black ang mga bato, naglagay naman ako ngayon ng color combination na kung saan magmumukha itong nagre-reflect dun sa liwanag ng araw. Pagkatapos nun, dun tayo sa bulaklak. Sa bulaklak naman, kulay white, tapos yellow ang ginamit ko. White muna lahat. Pagkatapos yung pahidan ng white, isunod nyo naman yung yellow doon sa bandang taas ng bulaklak. Ibe-blend nyo yun na para bang unti-unting nag-mix yung white at yung yellow para magandang tingnan. Tapos, yung bulaklak at mga bato natin, may reflection din yan mga boss. Kung papansinin ninyo, nilagyan natin ng reflection sa tapat mismo ng mga design na yon. Pero, medyo sumasabay ulit ito sa tubig. Kaya hindi perfect na kung anong itsura niya sa taas ay ganun na ganun din sa baba. So, papansinin po ninyo, meron tayong mga kawayan, may bulaklak pa, may mga bato, stone, tapos meron din tayong candle sa tubig. May mga reflection ng tubig sa baba ng kawayan. At dito naman sa taas, hamog po yan mga bossing, hamog. So mapapansin nyo maraming mga white, tapos yellow-green, hamog po yan. Tapos yung sa mga sa taas, yan yung mga dahon ng ibang mga puno. Tapos dito naman sa gilid, ito naman yung ating kawayan. Ang ginawa ko dito mga boss, pinalipas ko pa yung mga ilang araw bago ko nilagyan ng emulsion. Ito yung clear gloss emulsion. Pero kung sakali mang kayong gagawa, kahit mga ilang oras at napatuyo nyo na yung pintura nyo, pwede nyo na po itong lagyan ng clear gloss emulsion. Ang purpose naman ng clear gloss emulsion natin, para mas magmukhang mamahalin naman yung design natin, ano? Kasi kikintab ito. Kapag hawakan nyo, mas makinis pa to. Kaya yun yung advantage nyo. Tapos yung durability naman nito, kikita nyo dyan na magkakaroon ng protection yung inyong pintura. Na kahit umulan, matindi man yung sikat ng araw, hindi basta-basta kukupas yung pintura natin kasi natatakpan, nakasil gamit ang clear gloss. Ayan po, yan yung design natin. So, yun po yung mga proseso na ating ginawa para magkaroon ng ganyang uri ng design. So, yan po ang wall design number 1 po natin. At abangan pa po ninyo ang mga marami pang mga design na gagawin natin at isishare ko yan sa inyo. Abangan po ninyo ang wall design number 2 sa susunod na mga araw. Sana po yung nag-enjoy kayo dito sa design natin, sa video natin ito. At sana yung nagkaroon kayo ng bagong ideas para sa sarili ninyong bahay. At umaasa ako na kayo mismo
ay kayang-kaya ninyong gawin to. Maraming maraming salamat sa panonood. Huwag kalilimutan, like at yung pag-subscribe nyo ng mga boss. Malaking tulong po yun. Maraming salamat po. Bago natin tapusin tong video natin ito, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga ka-ideas at boss natin. Maraming salamat po sa panonood at yung mga boss natin na palaging sumusuporta sa mga ina-upload natin. Okay, para sa shoutout po natin, narito si Christian Tanyedo Official. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Page of Journey. Okay, shoutout sa'yo, boss. Shoutout din kay Leo Colaton TV Vlogs. Okay. Shoutout din kay Bon TV Official. Okay, kay Mototon TV. At sa mga boss natin at ka-ideas na hindi man natin na shoutout, maraming maraming salamat po sa inyo. Patuloy lang po kayo sa pag-comment ng shoutout kung hindi kayo na shoutout. Kasi minsan, hindi na tayo nakapag-shoutout kasi medyo abala tayo kasi may trabaho, tapos mag-edit, tapos alam nyo na. Kaya maraming maraming salamat kasi patuloy pa rin kayong nandyan para dito sa mga videos natin. So, muli, maraming salamat po. See you in our next video.